The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscupides. Good morning, Brad Jeff. Good morning, Ted. Of course, cha. Magandang umaga. Morning. Nagsasyam po ako, cha. Ay, okay, di lang halata. Joke lang. Pero sabi nga ng commercial natin, kung walang conditioner, tsaka. Tama. Kailangan, di lang shampoo, kailangan ng conditioner. Kami kaya mga babae, pag di ko conditioner, ang hirap kayo suklayin yan. Hirap suklayin yan. Ay, alam nyo kasi, matigas. Ito kasi yung mga makabagong panahon. Oo. Eh, dati-rati kami, kung ano yung sabon sa katawan, yun din ang sabon sa buhok. Mm-mm. Ganun na yun? Ganun kami. Oo. Mm. Ganun naman kami. Si Ma'am, tamo si Ma'am Cherry. Kaya pala bagets na bagets kayo. Oo. Gugu nga daw ginagamit nyo eh. Hindi, kung ano yung sabon mo sa katawan, yun din ang sabon mo sa buhok. Tapos yung sabon panlaba, same-same na rin. Kung nasa ilog ka. Kung ano yung... Isasabay mo na. Hindi ako nagbibiro. Kung ano yung sabon ilog doon sa panlaba, yun din. So hindi kasama sa basic needs ang shampoo, ang toothpaste, sanitary napkin. Sanitary napkin, diaper ng bata, nila lolo't lola, hindi po yan kasama. Even tissue. Hindi yan kasama. So may nag-comment dito si Leo Arenche, baka daw yung rules na yan ay after the war pa noon. Luhut. Kaya talaga. Hindi kasi ikaw ba pastor, hindi ka ba nagulat? Nagulat lang talaga ako na hindi basic, kasama yun sa basic needs kasi magsha-shampoo ang tao, magto-toothbrush ang tao. Tama. Depende ba ako? Baka yung gumawa ng batas, mga kalbo, so baka hindi nila ito. Sa bagay, may point. kaya nga po tayo sa shay mentality dahil dyan sa mga ganyang bagay. Hindi natin kayang bumili po ng bote-bote sa shay. Meron nga kalahati lang sa shay, di ba? Meron tipid pack eh. Yung kalahati, isang buo. Hinati siya sa gitna. Sa gitna. Okay, matipid. Sige. So, tapos na po tayo sa shampoo. Hindi ngayon po naman, mag-aaral Pastor Jeff naman tayo. Okay, sige. Brad Jeff, good morning. Marami nag-aabang sa atin. And by the way po, no, mamaya pa rin po ang ating katanungan sa inyo. Ano ho ba ang Bible verse na ibabahagi sa atin today ni Brad Jeff? Go ahead, Brad. Ted, tama yung sinabi mo kanina, yung katanungan, naghintay tayo ng sagot, yun ang nakuha natin. Alam mo, Ted, talking about gasolina, nagmamahalan, ano? May isang akong nakakwento ang sawi. Buti pa raw ang gasolina, marunong magmahal. Boom. Okay? Grabe. Manang-mana kay Ted Filon itong si Pastor Jeff. Saan pa ba tayo kukuha ng mga punchline na ganyan? Anyway, talking about gasolina, na-try nyo na po ba, no? Siguro, kunyari, magluluto kayo ng barbecue or something, nabuhusan ng gasolina yung isang bagay na nag-aapoy o nagbabaga. Ano pong nangyari, di ba? Lalong nagliyab, okay? Connected po kasi yung verse natin for today. Sabi sa Kawikaan 15:1, ayan. Ang malumanay daw na sagot ay nakakapawi ng poot. Ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Para po sa mga nasa radyo at sinusulat ang ating verse ngayon, ulitin ko, Kawikaan 15:1, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Yung kawikaan na to, Cha at Ted, talks about the power ng mga binibitawan nating salita. Sabi nga rin ng isang verse, life and death lies in the power of the tongue. Tinatalakay din po ng verse na to yung ating controlled action ba? Uncontrolled actions or reaction natin sa mga salita, behavior ng iba. Sabi po rito, a gentle response, yung malumanay na sagot sa kausap mo na nanggagalaiti sa galit, ay nakakapawi daw po ng poot. Parang binuhusan mo ng tubig na malamig yung baga, okay? Kapag po kasi desidido ang isang tao na talagang mang-awa, yung naka-engage na ba? Yung mga napapanood mo, Chayan, sa mga viral sa FB, yung mga road rage, yung pagbaba ng windshield, di ba, minura agad? Di ba, sa mga lalaki, nakakapagpanting ng tay ngayon, di ba? At ang dating, nakakalalaki. Depende sa isasagot ng minura kung matutuloy ito sa rambulan o sa matinong usapan. Okay? Now, yung tao pong may wisdom, sabi dito sa verse, knows how to see beyond the offense. Maring ina-analyze niya, ina-assess niya, kaya napakahalaga po pag kayo ay nasabihan ng medyo nakapagpanting ng tenga, una pong response natin is pause. Pause ka lang.
Take a deep breath, okay? Mga 3 minuto kang mag-hold ng breath. Okay? Yung kulay ubi ka na, okay? Ina-assess po niya ang sitwasyon. May pinagdadaanan lang ba tong tao na to? Or mali ba ako nung nakat ko siya doon sa EDSA? Pag pinatulang ko to, ano ba ending? Mabilis lang to, ha? Inaano mo sa utak mo yan. Pag in-engage ko to, minura ko din, pamilyado ako, ano ba mangyayari? So, unang pong response, pagka kayo po ay nakatanggap ng ganitong matinding salita, you pause. And then, very short lang po yung tinatawag po na breath prayers. Yung parang bundong, buntong hininga lang na dasal. Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom dito para sagutin tong lalaki na to. Or pagpababa pa lang ng bintana mo, nakita mo, nagmumumura na, pause, pray. And then the Lord will give you the wisdom to respond gently. Kasi nga po, ang malumanay na sagot, nakakapawi ng poot. Ngunit pagpagalit din ang ating sagot, magbubuhos lang po yun ng gasolina sa apoy. Kaya po, again, yung pong road rage, may mga tao nagsisisi hanggang ngayon dahil hanggang ngayon nakakulong, nakapatay, hindi mo nga kakilala yung nakaaway mo sa sandaling segundo na hindi ka nakapag-control ng iyong behavior at salita. Maaari po yung tadhana mo maiba for the rest of your life. Yun po ang dasal ko sa atin ngayon lahat na magkaroon tayo ng wisdom to respond pag may na-encounter tayong ganun. Panginoon, salamat po sa kawikaan na to na sinulat almost 2,500 years ago at totoong-totoo po ito at nakikita namin itong nangyayari sa mga paligid. Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. And God bless you more, Brad Jeff. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.